Muling nagsalita ang taong bayan sa kanilang mga hinaing sa kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. sa tugon ng masa survey ng Okta Research Group na isinagawa noong June 26 hanggang July 1 na may 1,200 adult respondent nangunguna ang mataas na presyo ng bilihin at serbisyo sa mga problema ng bansa ang nais nilang matugunan agad ng gobyerno. Nakakuha ito ng 65% kung saan pinakamaraming may daing dito ang Mindanao na may 71%. Sunod ang Visayas, Balanse to Zone at National Capital Region o NCR. Pumangalawa ang pagkakaroon ng access o abot kayang presyo ng pagkain tulad ng bigas, gulay, karne at iba pa. Nagtabla naman sa pangatlong pwesto na may 33% ang pagpapataas ng sahod ng mga manggagawa at paglikha ng mga karagdagang trabaho. Sinundan ito ng pagpapababa sa kahirapan ng bansa na may 28%. Sa ngayon, wala pa po kami nararamdaman na ibinaba. Nang pinangako, kagaya ng galunggong na may ibaba, ang bigas ay may ibaba, wala pa po, lalo pong mataas. Kasi 58 po ang kasalukuyan na paninda namin, 58 na po ang kilo na bigas. Wala kang pagtugon eh, lalo lang tumataas ang mga bilihin ngayon, lalo na ang bigas. Wala nang mababa, 60 na ang pinaka ano niya. Ang pinaka mababa niyang bigas, ano eh, 57. Nananawagan po sa ako sa ating gobyerno na sana tugunan niya yung kahilingan namin na maibaba ang bilihin at itaas ang sweldo. Sana baba niya yung presyo, tapos yung mga sahod ng katulad namin naging kasambahay ay sana tumaas yung sahod namin para sa aming mga anak kasi yung aming pera hindi sapat para sa pag-aaral nila. Samantala, ang pagtutok naman ng gobyerno sa Sigalot sa West Philippine Sea ay nakakuha lamang ng 15%. Kung maalala naman sa Pulse Asia Survey noong June 17 to 24, pasok sa top 5 national concern ng mga Pilipino ang mataas na pagtugon sa inflation, pagtaas sa sahod ng manggagawa, pagpapababa ng kahirapan, paglikha ng dagdag na trabaho at paglaban sa graft and corruption sa pamahalaan. To the people. Oh, Attorney Busantog, Ma'am Lorraine, iniwasan niya itong sadya kahapon. At may mga high floating words naman na pang-oration, high skilled, high placed jobs. Hindi natin maintindihan anong job generation ang binabanggit niya. Eh samantalang 4.2 million ang walang trabaho at kulang ng trabaho in a matter of 3 months pa lang pagpasok ng 2024. Ma'am Lorraine, Attorney Busantog, taong bayan na nagsalita, wala, binudol sila at hindi nararamdaman ang pagbaba ng mga pangunahing bilihin, pagkain, presyo, pangangailangan sa pamamahay, mga nanay yun, mga manggagawa yun. Attorney Busantog, Ma'am Lorraine, your reaction. Yeah, Attorney. Oh, dalawa ang nakikita natin state of the nation. One that was addressed to the congressman in the state of the nation as addressed by the people. They said state of the nasal address. I read it. It's so witty. Pag nasal, ilong po yun ha. At alam natin kung anong dumadaloy sa ilong ha. Kayo na bahala mag-imagine doon. State of the nasal address. Yeah, Attorney, yeah. Oh, the state of the nation as delivered by the ordinary Filipino people is centered only on basic good government. Number one is, mataas ang presyo. Of course, kung hindi mo kayang bilhin, sabihin mo sa government mo. Because the government has the power to do something about it. Correct. Number one is access to affordable foods. Can you imagine that your country, the state of the nation, na ang number one na pinaka-importante sa mga Pilipino mismo is access to affordable foods. Tama. At yun ang pinaka-demand nila for the last 2 years na umupo siya, paulit-ulit na binabanggit yun sa kanya. And then, pangatlo is trabaho. Job creation. Job creation. Panglima is reducing poverty. It all boils down to good government. Yeah. They don't even care about the West Philippine Sea. No matter how much na gustong sabihin na atin to and everything, it's not an issue to them. No? Yeah. If the Filipino people are incapable of accessing affordable food, wala tayong karapatang makipagano, di ba? If we cannot even provide basic services to the Filipino people, what is this posturing all about? You know what, the underlying issue kasi, no, kasi I really agree with what you're saying. No? Ang sinasabi, kung nakikinig ka kasi sa taong bayan, Mr. President, ang sinasabi nila, gusto lang namin yung basic services, basic commodities. No? May pagkain kami sa hapagkainan namin at nawawala na yon. Nagugutom na kami. Yan ang sinasabi niya. Sinasabi nila. Pero ang nakikita ko din, the underlying issue kasi here, is a president who's no longer fit to serve. He has shown us very clearly in the last 2 years. Well, I would really love for him to step up and sana may something miraculous happens at night, tonight, no, overnight, and that he's going to be the kind of president that we had hoped he would be and that he promised he would be. But now it's very clear, wala siyang kakayanan. The reason he's not addressing all those issues, no, kung paano ibaba yung basic commodities, the crime rates, etc., no,
is because he's not, he doesn't have the capacity, he's not competent enough. Yun. He's not fit to lead. Kasi nga, meron, there's this huge elephant, I'm sorry, there's this elephant in the room. And this is that video that we saw. No? Yes. Mga kababayan, binabanggit ng aking dalawang kasamahan, ni Ma'am Lorraine Marie Badoy at ni Atty. Bosantog, the bottom line issue is governance. There is an undeniable state of failed leadership, misgovernance, or a total failure of governance. At ang may pananagutan ay ang Pangulo ng Bansa. Sapagkat, number one, mukhang hindi matanggal-tanggal sa pananaw ng taong bayan at ng buong daigdig na siya ay incompetent both physically, mentally, as well as psychologically. Yeah. Bakit? Dahil sumambulat nga kahapon ang video na nagpapakita, whether fake or not, which hindi pa naimbestigahan ni Abalos at ng Philippine National Police o ng NBI o ng sino paman, at wala pang cyber forensics na ipinadaan, plain observation lang dinismiss nila. At nagpa-press conference pa sila, and then sinabayan pa ni Defense Secretary Givock Chodoro. Pero hindi nila napigilan. Almost 12 million na ang nakakapanood ng pagkalat ng video of a man na hindi mo mai-deny na si Marcos Jr. ang kanyang mga features, at walang denial na hindi siya yun, kundi sinasabi lang nila na fake. Panoorin natin ang statement na inilabas ni Defense Secretary Givock Chodoro, and then isusunod natin ang pahayag na nanggaling kay former President Rodrigo Duterte, na by the way, sinasabi kanina ng aking kasama si Ma'am Lorraine, hindi po ito fake statement. Ito ay authentic statement ni Rodrigo Duterte. Ipapaliwanag na lang mamaya ni Ma'am Lorraine Badoy ang mga bagay na ganito, at magre-react kami ni Atty. Bosantog. Tunghayan natin ito ang video ni Givock Chodoro na DND Secretary na kumalat sa internet din. May nagpakita po sa akin kanina lang ng isang video na di o manoy maisog na convention sa Los Angeles, California, kung saan nagpalabas po sila ng isang video na ang gusto po nilang palabasin, ito po ay video ng ating Pangulo na may ginagawang hindi ka nais-nais. Pero kitang-kita po dito sa video na hindi po yan ang ating Pangulo. Peke po ang ginawa nila na video, at obvious po na ito ay gawa-gawaan lamang. Ngayon, maliwanag na po sa akin, mga kababayan, na meron po talagang matinding plano na i-destabilize po ang ating gobyerno. Nag-umpisa po ito sa mga fake na mga news tungkol po sa Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense. Tapos nagprogreso po ito sa di umano'y walkout na hindi naman po nangyari. Pagkatapos po ngayon na curiously po, araw po ng SONA, ni naglabas po sila ng peking video, at sa Amerika pa. Bakit po sa Amerika? Yan po siguro ay parte ng plano nila upang sila po ay hindi masubject sa jurisdiction ng Philippine authorities. Kaya sa ganun pong pangyayari, kami po ay nananawagan sa authorities po sa Estados Unidos na imbestigahan po itong insidente na ito upang ang mga malisyosong nasa likod nito ay maharap sa hustisya. Kami naman po sa Department of National Defense, 10 ng lahat ng asyensya, 6 na po ang Armed Forces of the Philippines, ay naninindigan na solido sa likod ng liderato ng ating Pangulo, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ang constitutional chain of command at ang ating saligang batas. Etong mga isip batang mga attempt na mapahina ang ating saligang batas at mga institusyon ay mariin po naming tututulan at lalabanan. Kami po ay makikipag-ugnayan at makikipagtulungan sa lahat po ng ahensya ng gobyerno upang masugpo itong mga nasa likod nitong hindi kanais-nais at karumal-dumal na plot na ito o mga gawain na ito. Na at kung ito ay may kaugnayan sa mga iba't ibang mga puwersa na hindi ka nais-nais. Susumpuin po natin ito, at hindi po pwede na magwatak-watak ang ating republika sa mga swapang na pamamaraan o makasariling paraan na ganito. Kami po ay nananawagan sa ating mga taong bayan na manindigan sa likod ng inyong republika, sa likod po ng inyong saligang batas, sa likod po ng soberanya, sa likod po ng territorial integrity ng Republika ng Pilipinas, na pilit ni wawasak at pinaghihiwa-hiwalay nitong mga makasariling at
mga karumal-dumal na mga tao na ito. Kundinahin po natin sila at kami naman po ay gagawin po lahat upang masugpo ito. Maraming pong salamat mga kababayan at mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay ang bagong Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. Ma'am, siguro before ang statement ni former President Rodrigo Duterte, mag-react muna kayo ni Attorney Busantog. Sapagkat lumalabas na ang approach ni Marcos, maliban na deadma, tawa-tawanan, ignore, arrogante na wala yan, hindi niya pinapansin, ay gumagamit siya ng DTI. Denial, threat, and intimidation. Yes. And that's the way the Secretary of National Defense delivered the message against the messengers, not the message addressing it. Attorney Busantog, yeah, again, you know, again, it's a veiled threat, no? Power flex. Yan ang ano, yan ang Marcos trait. Yung what he was talking about, no, pinag-uusapan niya sarili niya. Alam namin yan dito sa SMNI, no? Dito at saka sa kami ni Eric, yung flex ng power. What he's saying kasi, no, once again, I'm seeing that, ano, that the pattern of Bongbong Marcos's life where everybody covers up for him. And but what's more sinister now and what's more really damning right now is that they're using government, ginagamit ang poder para manakot ng Pilipino. No, agad-agad alam ni Gibo na fake pala yon talaga. So and that veiled threat, once again, it's there, no? Yan ang mga nasa gobyerno ngayon. What I'm seeing when I'm looking at these people, when I listen to their words, are people who are so drunk with power that they think that they own the Philippines and that they think that they can silence us and scare us into silence and to really suppress all our rights. Yan ang nakikita ko when I look at this man. Attorney Busantog, destabilization plot. Imagine. Nagwa-warning siya. At sinasabi niya na lalabanan at susugpuin namin ang mga taong nasa likod nito, but never to address fair and square yung message of the video and the call of the people na harapin ang Pangulo ng Bansa. Yeah, I didn't hear him say, ano, the president is not a coke addict. No? Wala. He didn't address it. Okay. Attorney Basanto. Idagdag mo dyan yung sinabi kasi ni Secretary Abalos kahapon na kakasuhan daw yung mga mag-share. So they are going to file case against more than millions of Filipino people. Millions. Exponential ng internet. No? And then commenting and asking for the president to take a drug test. Ganun ba yan? So magkadugtong yung attorney ang panahon na yun. It seems that that's ano eh. Pero tama si Ma'am Lorraine that there has never been a statement regarding the content of the message. Ang sa akin dito is ganito. It's just a simple question. Assuming that the video is authentic, would you resign from your post? And would you demand the resignation of the president? That's the first question. Para kay Gibo? Sa kanilang lahat. At sa mga cabinet secretaries. Kasi kay Gibo, sabi. Kasi sabi niya, this effort to destabilize the government. So the question is, if the video is true, then it's not an effort to destabilize the government. Kasi totoo. Kasi pangalawang ano siya, kung ilalabas ang certification or certificate of authenticity from a third-party authenticator, would they demand the resignation of the president? Kasi yung sinasabi nila eh, ang video na to is hindi siya totoo. And what if it's true? Would you resign from your post and would you demand the resignation of the president? Good point. Now, if we release the certificate of authenticity, would you demand the resignation of the president? Because that's what you're asking, eh. Is it authentic or not? Now, if it's authentic, do you believe that the president has the moral capability and competence to lead the country? That's the question. If, assuming na totoo ang video, no, what is your position? Would you demand the resignation of the president? Very good question. Claro. Very elegant. Or if that certification comes out, Secretary Isidoro, are you going to continue with this tack, no, that you're going to cover up for this president? Yes. Tama. Dudugtungan ko, hindi pa ito namin tatapusin kasi babasahin pa ni Ma'am Lorraine, ang napakagandang pahayag po ni former President Rodrigo Duterte. Ito po, ulitin ko, ang taktika ngayon ni Abalos at ng mga alipores ni Marcos Jr. na sobrang sip-sip sa Pangulo at mukhang lasing na lasing sa poder na ibinigay sa kanila bilang mga cabinet secretaries, lalo na po si Abalos, si General Marvel ng PNP, si Gibo Chodoro, napaka-arugante na sabihin nila na ang lahat ng ito ay isa lang may layunin ito, mga makasariling tao na walang ibang layunin kundi sirain ng gobyerno at pagwatak-watakin ng Republika ng Pilipinas. Ang taktika nila, DTI, deny, threaten and intimidate. Ngayon, ma'am, ang tanong ng mga mamamayan, gaano po kabigat para sa mga nanonood na mamamayang Pilipino ang ganitong hinaharap na challenge of integrity, challenge of competence of the president to continue discharging the functions and mandate of the office of the president na ibinigay sa kanya ng taong bayan kung ganito ka-eskandaloso ang lumalabas na mga pag-challenge sa kanya that he is involved
into illegal drugs or illegal substance abuse. And then, nagkakaroon ng massive cover-up ang kanyang mga gabinete at pinagbabantaan ang taong bayan. How do you look at this? For me, it will weaken him. It will weaken him terribly because ang lakas ng isang pangulo, ang lakas ng leader ay ang tiwala ng taong bayan. Tama. So pag yan, no, nakikita natin ngayon yung pagbulusok ng trust ratings niya. At ano ba yung naramdaman natin, na experience natin? Ang isang gobyerno ngayon, led by this president, the entire government, no, being all the resources of government being weaponized, no, against perceived political enemies, yung panggigipit, yung mga sa mga karapatan natin. So, you know, if you're a very strong leader, sa iyo yung tao, no, hindi mo kailangan na manunupil ka. But once you start threatening, yung DTI, sinabi ni Eric, no? What's D again, Eric? Deny. Okay, once you deny, you lie, threaten. You threaten and you intimidate. Then that really shows that the power that was vested on you on the people, by the people, has already been withdrawn, and therefore you are a very weak leader, that you would resort to threatening and intimidation. Yun. Good points ang ni-raise ni Ma'am Lorraine. Attorney Busanton, from the perspective ng isang legal observer at the same time ng isang advocate of people's rights, hindi lang sa katutubong pamayanan. Human rights defender ako. Human rights defender. Oh, yeah, of course. Human rights activist. Lahat tayo, we will claim that, attorney. Hindi lang para kay Saturo Campo, kay Franz Castro, at kila Arin Rosas, because human, they are not the human rights defenders. Child abusers. Child abusers. Convicted criminals. Yeah. Attorney Busanton, from the legal perspective ng isang legal observer sa nangyayari sa ating lipunan, sinabi mo kanina na there is an important issue of moral authority and moral ascendancy that goes together with the principle of public trust versus betrayal of public trust. Explain mo nga sa amin, gano'ng kabigat. Yung pananaw ni Ma'am Lorraine na weak ang presidente at namumuno kung ang taong bayan, ina-isolate niya instead na kanyang i-engage at harapin ang mga isyong ito. At sabi mo, ito ay isang pagtalikod sa pananagutan sa mamamayan. Please. Yes, The moral authority to lead emanates from the people. Yes. Diba? Because how could you morally lead a country if they do not trust you? The position of every public officer is a position of public trust. Correct. And confidence. No? We are seeing a decline in the public trust of conferred to the president by the people. Pero more than that, no? More than that, na kasi andyan yan eh. We keep harping on the president. But there are other factors in the society that we should also be targeting. I agree. We should also look at the Senate, in Congress, yun, and the law enforcement, ano ba ang level of or modicum of trust na binibigyan niyo sa president? Unang-una, no? You are beholden to the people as much as the president is beholden to the people. Lahat ng sinasahod niyo galing sa tax ng bayan. Ano ang moral accountability niyo? Do you believe that a president who is into drug use is capable of leading the country? Maganda so ano ang hinihingi niyo? Are you awaiting for the certificate of authentication for you to move? Second, sa Congress, kasi legally, ang pwede natin gawin yun is impeachment, no? Betrayal of public trust. So, ang tanong is, ano ang kailangan ng Congress? Are you awaiting for the certificate of authenticity? Now, if the same is provided to you, would you act? Magandang tanong. Magandang kasi, punto. Kasi yun yung next point. Eh. Okay, meron tayong video. The first question, is it authentic? Okay. We can say na there are levels of authentication that we did before it was released. Okay? Wala pa yan. Hindi pa na-access ng public. But once na-access ba siya publicly, are we expecting our leaders to act, to demand accountability? Demand accountability. You know, Attorney no, and Eric, no, I really like that you brought that up, no, the institutions. It's not just the president. Because in a democracy, no, ang institutions, ang living spirit niyan ay yung trust ng tao. Once the people withdraws their trust from Senate, from Congress, from the AFP, from the PNP, those institutions calcify. Yes. Nawawalan na yung kaluluwa nila. Oh. And they become irrelevant. Mm-hmm. Tama. So, ang ibig sabihin ni Ma'am Lorraine yun, humihina ang mga institutions of democracy and the process of governance become eroded when people do not trust and put their confidence to the leadership, including to the institutions, because ang pagiging corrupt at pagiging kabahagi ng isang malala na panluloko at mga pang-abuso sa tao ay nagkakaroon ngayon ng pagtingin ang taong bayan na there is nothing more to expect from this government when everybody under this government institutions in it ay nagko-cover up sa isang malaking pagkakaroon ng kasalanan ng Pangulo. Bakit namin sinasabi ito? Sapagkat until now, the President does not address fair and square in a public forum kung siya ay drug addict o hindi, o siya ba ay na-involve sa droga o hindi, at kung patuloy pa ba siyang na-involve dito, at ano ang kanyang mental, psychological, and health state.
Sapagkat yan ay, sabi na Atty. Bosantog, I will learn from the lawyer. We will learn from the lawyer. It's a matter of public interest that this information must be given in a public and transparent manner upang ang mga mamamayan ay magkaroon ng tamang pagtitiwala sa pamahalaan. Ma'am, can you read the statement of the former president? Atty. Bosantog, hold your other comments on this very important issue na sumambulat sa buong daigdig kahapon. Okay, so this is the statement from the former president, okay? The hakbang ng maisog, the former president, Rodrigo Roa Duterte, of which I have the honor of reading. The hakbang ng maisog national leadership has nothing to do with the release of the video footage showing President Ferdinand Marcos Jr. in the act of snorting cocaine in a maisog gathering in Vancouver, Canada and Los Angeles, USA. It was a decision made entirely by the maisog volunteers in the said two places without the knowledge and imprimatur of the Maisog Organizing Committee. The members of the Maisog leadership is just as surprised as the rest of the country when they saw it for the first time. As expected, the Marcos administration swiftly challenged the authenticity of the so-called Polvoron video, saying the obviously fake video is again another maliciously crude attempt to destabilize the administration of President Marcos. First, the Marcos administration's feeble attempt to dismiss the video by simple denial actually reinforces the simmering suspicion of President Marcos's drug addiction. As any lawyer knows, denial is the weakest form of defense. It has to do better than that. Even the ordinary man on the street knows that the best way to put the issue to rest is for President Marcos to undergo a hair follicle drug test. When undertaken by a credible drug testing center, a negative result would erase all doubts once and for all. Instead of doing that, however, President Marcos responded with feigned laughter, feeble denial, or complete silence. A drug user for a president is no laughing matter, and he should be the first one to know that. In a critical juncture in our nation's history, when he has threatened to send the country's soldiers to war, the president's drug habit poses a clear and present danger. With due apologies to all the experts who vouched for the authenticity of the video, the refusal of the president to undergo the hair follicle drug test is the best proof, not only of the video's authenticity, but worse, his drug addiction. Good point. The denial issued by the Department of National Defense is a slap in the face of every patriotic and honorable soldier who lives by the military's highest code of conduct. It is bad enough that the DND has to do the dirty job of issuing the denial. It is worse that in doing so, it has become a party to a despicable act it should have been fighting against in the first place. It is strange that instead of confronting the president about it, the mainstream media, who once proudly boasted as the freest media in Asia, has chosen to look the other way. If subsequent events prove that these drug habits are indeed true, they will forever be haunted by the memory of having contributed to the massive cover-up of his criminal activities. The shameless act of legislators from both Senate and Congress to stand with President Marcos at this time of moral and legal crisis will forever be remembered by our people. They had this chance to be on the right side of history, but they just wasted this chance. By this act of showing in public what had long been whispered in private, the men and women of Maisog have proven themselves worthy to be called Filipinos. They have exposed themselves to danger and harm, but they are ready to make the sacrifices to rid this country of a head of state that is an embarrassment all over the world. They now proudly take their place in the annals of Philippine history for standing up when the rest cowered in fear. The next few days will be very crucial to every Filipino and the Filipino nation. It will require every citizen to decide whether to be part of those who seek the truth and those who involved in the cover-up. It is a choice between standing up and demanding that this country enforce the law without fear or favor, or hiding in fear and self-preservation. It will not be an easy choice. Either way, it will define us individually and as a people. Staying neutral is actually a vote of confidence for an administration that shows no compunction. Whatever that decision and choice may be, the consequences will remain with us.
Abraham Lincoln once said, "The fiery trial through which we must pass will light us down in honor or dishonor to the latest generation." Indeed, we are passing through a fiery trial, and history will ultimately judge us whether we did so in honor or dishonor. At ito po ay pinirmahan ni President, former President Rodrigo Duterte. Attorney Bosantog, napakaganda po ng statement na ito sapagkat binabanggit po dito ang panawagan sa mamamayang Pilipino na i-demand po sa mga institusyon ng gobyerno na dapat ay harapin ng Pangulo ng Bansa na sa kasalukuyan si Mr. Marcos ang bigat at kaseryosuhan ng challenge on the integrity and competence of his leadership because of this drug abuse video na nagpapakita sa kanya. And yet, ang kanyang mga tauhan ay nagkukumahog na tabunan ito, supilin ang paglaganap ng mensahe at takutin ang mga mamamayan. How do you react to that as a lawyer and as an ordinary Filipino citizen? Unang-una doon sa statement ni Gibo as to why the DND, the Department of National Defense, ang nag-issue ng counter-statement kaagad. I think they're trying to portray that that's the official stand of the Philippine Army or the Philippine Armed Forces of the Philippines. So ito yung stand ng ating AFP, no? Which I think is not, no? Ito yung gusto lang nilang i-portray. Pangalawa yung kay Secretary Abalos, to portray that's the official stand of the Philippine National Police. Mm. So maybe there's rumbling on the sides that we have to say na ito yung ano namin, yung mga positions namin. Mm-hmm. Pangalawa, I think ang pinaka nagustuhan ko dun sa statement ni President Duterte is this one. We are in a particular crossroads of history. Yeah. Where do you stand? No? Congress, where do you stand as an institution? Mm. Senate, where do you stand? Andito na po yung event which would define our nation. And the thing is, where do you stand? As a people or as an institution? I think that's the challenge. I think yun yung binigay ng video. Yeah. Actually, is not actually to divide us, but to awaken us. Yes, and to request, no? Kung saan ka tatayo, di ba? Kung saan ka, which side are you on? Which side of history do you want to be standing? Okay. So that's the demand from the Congress and the Senate. Mm. Ma'am, may tanong ako sa'yo. May sinasabi doon, thank you, Attorney Bosantog. No need of any authentication, sabi ng statement ni Pangulong Rodrigo Duterte, in due respect doon sa mga nagbibigay ng kanilang forensics authentication or cyber and digital print analysis sa authenticity ng video. Sabi ni Pangulong Duterte, that consistent denial and refusal of President Marcos Jr. to head on the issue and undergo hair follicle transparent and believable independent drug test is already a proof, yung kanyang pagtanggi dyan. The best proof that the video no need to be authenticated because the contents and the message are verified by the non-acceptance of Marcos Jr. of the challenge to undergo a credible drug testing. Ma'am, very beautiful statement by the president, no? By the former president. Kasi kahit na anong gawin mo eh, no? Kahit na, even if I shout myself blue in the face saying that this is authenticated, no? Two levels, etc. Even if we show all these certificates of authentication, there will be people who will not agree, who will not believe. And that's perfectly fine. Perfectly fine. That's karapatan niya yan eh, di ba? I mean, even Jesus, no? He walked on water, yet nobody, a lot of them, they crucified him, di ba? So, I'm saying that this is human nature, I guess, no? Pero yung sinasabi ni President Duterte, totoo yun. Kasi bakit ka, kasi sinabi ni Benher Abalos magta-task force pa siya. Mm-hmm. May ta-task force pa, meron pang destabilization naman si Gibo, meron pang kung ano-ano. They're bending themselves over backwards when it's just a simple and elegant solution. Take the drug test. Mm-hmm. And it's not parang favor mo sa amin. Hindi. Obligation. Sa president. Responsibilidad mo yan sa amin, no? Napaka-simple that it's just the shortest distance between two points is a straight line. That's the straight line. Mm-hmm. Take the test. Yes, klaro yun ha. Review yun para sa geometry. And if you don't want to take that test, then it's very obvious. Very obvious. That he validates yes. The message is into drugs. Yeah, you're into drugs and that was you. Mm-hmm. At binanggit ka ni Attorney Marlon Mamnorena, either yun ay dati pa, kung siya ay nagsinungaling sa taong bayan during the elections na siya ay na-involve sa drugs, may elemento pa rin ng public trust na issue at betrayal sa taong bayan dahil panluloko yon, large scale na kalokohan yon. At kung nangyayari pa rin ngayon yan, tutulungan siya ng mamamayan na magpagamot but he has to leave office. And he has to relinquish power because hindi pwedeng manatili ang isang tao na magdedesisyon sa buhay ng 110 million Filipinos at sa buong bansa na ang kanyang stability of mental health
and mental capability and mental faculties to process decisions ay hindi mapagkakatiwalaan ng mamamayan. Eric, Atty. Basanto, may sabihin ako, bilang doktor, no? At saka siguro, bilang human being, pinanood ko kasi yung video, ang totoo naramdaman ko, awa. Naawa ako talaga. Naawa ako kay President Bongbong. Kasi, you know, alam mo ba kung anong buhay ng isang addict? Pagbukas ng mata niya, ang iniisip niya, paano niya kukunin ang droga. Hanggang sa pumikit siya ng mata niya, ang iniisip niya, droga. At marami ako naging kamag-anak, no? Kahit yung pang-tuition ng anak nila, pang-dodroga nila yon. I have a good friend. No, when he was in the grips of an addiction, no? Kahit yung pang-chemotherapy ng nanay niya, ginastos niya. And my relatives, no, meron akong relative na yung tatay niya namatay, he just went to the libing para magpaawa-awa doon sa mga kamag-anak, para makahingi ng pera, para mabili ng droga. And watching that video of the president, nakakaawa talaga. No, nakakaawa, nakikita mo, they are in the grip of of this addiction. And when you are in a drug facility, no, ano sila, para silang mga basura na. Wala na talagang buhay itong mga ito. So, the president must be very tired by now. No, I look at him and you must be very tired, Mr. President. And I'm sorry that you're not surrounded by people who love you enough to tell you, step down, rest. We will pray for you. No, because you bit mo sa iyong balikat, mga anak namin, buhay naming lahat at ang destiny ng Pilipinas. So yun lang yung gusto kong sabihin. I like that point, ma'am. No? Sinabi mo kanina, ang isang addict, kapag lulong na lulong ka sa bisyong ito, iniisip mo kung paano ka maka-access ng droga. Kasi yun lang ang nasa isip mo. Hinahanap ng sistema mo eh. Yes, ngayon, yun lang nasa isip mo. Doble po yan kay Marcos Jr. kung totoo ito. Ma'am, bakit? Bakit doble? Hindi lang niya iniisip kung paano ma-access ang droga. Iniisip niya rin na paano hindi siya mabuko. Yeah. Mapagtakpan ang kanyang bisyo. Yeah. At kung paano ito may tago. Yeah. Yun, matinding challenge sa kanya yun, kung paano na mananatiling tago at maipaglilihim niya ang pagsisinungaling at kalokohan at panluloko at kabulastugang nagagawa niya sa kanyang poder. At yan ay napakalaking challenge sa kanya, sa loob niya mismo. Ngayon, ma'am, ang tanong ko sa inyo, kasi may breaking news tayo. Di po ang tanong ko siguro, breaking news ko na, makalimutan ko to. Unahin ko na to. This is only 15 minutes ago. Breaking news, kumakalat ngayon sa open source na ito sa internet. All the 41 officers and men of PNP Police Security Protection Group. Ito ay special unit ng PNP for VIP security. Detailed and assigned security to Vice President Sara Duterte have been recalled and given notice of relief and ordered to report immediately to NCRPO effective today. Okay? The order was given kahapon pero ngayon sila na pinapareport. What remains of VP Inday security detail now are those from Presidential Security Group. Since the Vice President Security Group had been dissolved and they have been folded into the command of Presidential Security Command under the Office of the President. There is no separate command unit for that, and at the behest of the Office of the President and Presidential Security Command na lang ang nagsisecure kay VP Sara Duterte. The same thing happened to PRRD's PNP PSG detail. All the police details securing former President Duterte as presidential privilege niya ng siya ay Pangulo, ibinibigay po yan sa mga former president. Since he was still mayor of Davao City, nakasakasama niya ng mga security na ito, all of them were also relieved earlier. And what remains with PRRD are only his PSG details, just like VP Inday at kung anong i-detail na lang ng PSG or PSG command sa Office of the President. These are now serious development that we have to take into account. Why are this happening? Would you like to react, Attorney Busanto Ginmamuri? Walang kinalaman yan sa video? Kaya nga. Walang kinalaman. So bakit nila tinanggal ito? You know, anong palang gusto mong mag-react dito bago si Ma'am Lorraine? Why is this so brazen? Lantaran ang pagpapakita ng why, Eric, no? Poder na ito. Yeah, we can do why. What we want. Yeah, di ba? You will agree, no? Everybody here will agree. It's really bad decision making, no? It doesn't make any sense. Wala siyang panalo dito politically, no? The one who's seated in power right now. Kasi it's really bad decision making, no? One after the other. Mm. One after the other. And right, once again, we go back to the drugs. It's a decision the decision making skills of a drug addict is shot. Very paranoid. Wala na siyang perspective. How will the Filipino people react that we're taking away the security of a highly beloved
highly beloved political figures, highly trusted even. Na so, this is my ano, yun nakikita ko. So, ibig sabihin, ma'am, there is no sense of rationality. Yes, none. Oh, hindi niya mapagtagpi-tagpi ang tamang proseso ng pagbibigay ng tamang desisyon na nakabatay sa tama at objektibong kalagayan. Kasi Erica, no, Attorney Basantog, anong ibig niya sabihin, kinukuha niyo yung security? Gusto niyo na mapahamak sila. Uh-huh. Bakit ano yung susunod, papatayin niyo sila? Ganun ba yun? Yun ba yung, alam mo, ano, parang silly yung question, ano? Pero that's the logical, ano, that's the logical deterrent. That's how you look at the decision. Yes, that's the way it's going to look like now. So, maybe, ano, dangerous, no? They were challenged by the statement of the Vice President that she is the designated survivor. Mm-hmm. At ayaw nila na siya ang designated survivor. No? I like the play of your anecdotes. Pero seriously, Attorney, is this not a serious threat to the security of the two? Former head of state and head of government, which is entitled siya sa ganyan. Lahat ng mga former presidents may entitlement na ganyan at pribilehiyo yan na binibigay ng Estado at gobyerno. And then the current vice president. At ipapamukha mo sa kanila na you will be only secured according to our whims and caprices, and you cannot be secured the way you want to be secured, Attorney Basanto. Logical progression of the actions. The first question is why? Is there no threat? Or is the lives of the former president and the current vice president not worth protecting? Yeah. Or kung hindi sila protected at logical progression, they did not survive. Grabe. Sino ang magbe-benefit? Yeah. I think that's just common questions. Eh? Those are just logical questions. Security is a matter of life, di ba? Tatanggalin mo, papalitan mo. So what are you trying to imply? Mm-hmm. I think they are true. Well, hindi naman tayo, ano pang usapan? This is just politics. They're trying, siguro on their own, they want to be the designated survivor. Yun na talaga yan. I think that's how it goes. Kasi ganito yan, Ma'am Lorraine, at Attorney Basanto, babalik ko kay Ma'am Lorraine after nito. Mga kababayan, undeniable po na pinag-iinitan, tinatarget ng CPP, NPA, NDF, mga drug syndicates, mga teroristang dinurog ni Pangulong Duterte during his time, at mga oligarkong may kapasidad na mag-finance ng assassination. Those are true and real threats to the life of President Duterte and his family. They have the capacity. Yes, they have the capacity. Dinurog niya ang Kuratong Balileng Group Syndicate. Dinurog niya ang Odicta Group, ang Prebendido Group. Dinurog niya ang mga mayor at gobernador at mga kongresista at mga pulis na sindikato during his time. Mga generals. Dinurog niya. Para sa bayan. Para sa bayan, hindi yan sa personal. Yan ang totoong Pangulo. Yes. Dinurog niya ang sindikato ng Laglag Bala at mga immigration palusot sa loob ng airport. 3 days pa lang siya nakaupo. So, are this not threat, Mr. Marcos? Mr. Marbil and Abalos? Kasi sa inyo ito eh. Hindi naman yan mag-issue ng relief order si Nartates ng NCRPO kung hindi ito nang galing sa taas. So, klaro ka, and even sa PSG, galing ito kay Marcos mismo at sa kanyang mga alipores na sobrang paranoid, kung si Ma'am Lorraine pa mag-describe. May nilalabag ba na batas yan, Eric? Ang tanongin natin si Attorney Basantog. Ma'am, pero pangalawa, ibabalik ko sa inyo. Yung kay Sara Duterte, real threat din ito, ha? Sara Duterte is now a primary target over Marcos by the CPP, NPA, NDF because she is fighting strongly against recruitment ng kabataan, recruitment ng mga guro, at talagang tinutumbok niya ang urban operations ng CPP, NPA, NDF na dapat durugin ito. At nilalabanan niya yan, not just because naging vice chairperson siya ng NTFLCAC. Are these not real threats to the second highest elected official of the country? Bakit nyo binabastos at pinaglalaruan ang security ni former President Duterte at ni Vice President Sara Duterte? Ma'am Lorraine and Attorney Basanto. You know what's more dangerous than someone who's drunk with power? Yes, a drug addict who's drunk with power. No, so a drug bust, no, like that drug bust that we saw, no, sa where Batangas. Yeah, what parang it will just the question that's being formed in my mind, no? What does he think he can get away with? He thinks he can get away with everything, no? Yeah. So there's that impunity, that brazenness, and he's surrounded by like-minded people who's so brazen and arrogant and drunk in power, grabe. No? Drunk with power. Attorney Basantog, kalasingan sa poder, power trip, sending the message that nobody can be designated survivor. And we can do what we want because we are now in power. Yeah. And kahit Duterte ka, Sara Duterte ka, kahit Rodrigo Duterte ka, we don't care. We will do as we wish. And lasing na lasing nga sa kapangyarihan itong mga baliw na to. Eh. Gano po ito kadelikado sa buong bansa if they can do that to our leaders of the country. You know, I wouldn't be there to say, I ask kung may batas ba na nilalabag withdrawing that the security, no? Because I wouldn't be surprised if a law has been violated here because
these people in power right now, they don't care about the laws. Yeah, because nga mga elitista itong mga ito, si Bongbong Marcos ay isang elitista and all his life nga, people covered up for him. So his character is such that he thinks he is above the law. Mm-hmm. Diba? All of them, they think they're above the law. Lalo na ay, ba't ka, ba't ka nagtanong ng 1.8 billion? Detain. Diba? Ganyan. Ah, ganyan. Ah, detain. Ganyan. Or KOJC, wait, okay, lulusubin namin kayo kahit walang search warrant. Yes. These are people who are really don't have any respect for the law. And they think, worse, they think they are the law. Diba? Yes. Attorney Bosanton, may batas ba nilalabag? Kung wala man, ano ang perspective mo nito bilang isang legal observer also? Hindi ko alam kung anong security protocols ng Presidential Security Group. Isang legal observer also. Hindi ko alam kung anong security protocols ng Presidential Security Group and to the President. But common sense naman yan na they are the officials of the land. They have designated the security details. Hindi naman sila tinatanggalan eh. Gusto nilang palitan of their own people. That's sending a message na yung mga nakapaligid sa inyo are not your people, but my people. Ang tinanggal na attorney, ang niretain PSG, ibig sabihin Armed Forces Component. Ng police security, wala na talaga. Tinanggal talaga. So may binawasan, tapos pinanatilihan lang, pero yung command and control, binalik na sa gobyerno ni, sa Office of the President. So dalawang bagay nangyari, Attorney Ma'am Lorraine. Tinanggal ang mga police escorts and service sa protection nila, both kay Pangulong Duterte at kay Sara Duterte. Iniwan yung kanilang PSG na AFP components, and then ang control and command wala na kay Sara Duterte, kundi sa Office of the President lahat. Kinawa ba yun kay former President J.A.? Kay ERAP nandyan din. You know, again, no, para nakita ko dito na naman, it really escapes them, yung basic na yung kapangyarihan nila ay nanggagaling sa taong bayan. Kasi si Vice President, most trusted yan mula nung pag-upo niya consistent hanggang ngayon. Mm-hmm. Si President Rodrigo Roa Duterte, trusted off the charge. No? Historical yung ano niya. May isang beses nag-98 pa siya. Mm-hmm. Diba? Up to this day, he's most trusted. Therefore, Mr. President Bongbong Marcos, the people trust them and they are beloved by the Filipino people. Therefore, pag ginanyan mo sila, inaapi mo sila, the people will be so enraged. Mm. And they will withdraw further from their trust from you. And therefore, they will withdraw your power from you. Yes. It's a simple equation. I mean, get it already. Yes, ma'am, thank you. Attorney, gusto mo dagdagan before ko punta nitong kahalintulad na balita na gusto din nating i-point out sa mamamaya na ganito pa rin ang ginagawa nila sa Kingdom of Jesus Christ. Attorney, dagdagan mo muna. Last comment on that issue is this one. Doon sa paglabas ng video, the thing that yung counter nila kagad is that hindi si President yan, mga ganyan-ganyan. At nag-ano siya ng destabilization, they talk about filing case against yung mga sa nag-share sa social media. Pero wala, may isang bagay na hindi nila ginawa. What is that? Is to simply ask for the raw video para ma-authenticate. Ah, yung mother file. Yes, I mean, sabi, di ba, these people are saying that you love the country, that's why you expose this. Mm. Sabi nalang, okay, binasabi ng raw video, did us authenticate. Bakit walang nagsabi ng ganun? Why is nobody asking? Maybe they don't know where to get it. So I'm telling them, if they want it, I can find that raw video. I can give it maybe to you. I can find a way. Mm-hmm. Alam nila kung saan ang source. Sabi, may isang pagtitipon sa Los Angeles, na ganyan, na may isang. Bakit hindi natin, tanongin yung mga tao na nag-reach doon to provide us correct, with a raw video. That's right. At alam nila na sa Boljak TV ni Marlica pinalabas, kilala nila si Marlica. Si Claire Contreras ang pangalan, US citizen siya. So pwede sila magpadala at mag-coordinate ng tao para mag-investigate. Pero what purpose? Ang sabi ni Ma'am Lorraine, hindi para habulin ang mga taong ito, kundi ipa-establish ang facts and may end yun. So that, kung hindi totoo ito, hindi ilinaw nyo. Pero, kami ni Attorney Bosantog, iwan ko kung mag-join silang dalawa sa akin, ipa-authenticate nyo o hindi, i-debunk nyo o hindi, as long as Marcos Jr. Is not facing up squarely in a public, transparent, believable, scientific drug testing, this will linger on that he is unfit to govern and the country is now in peril and in dangerous situation more days to come that will be destroyed by his leadership. So yun po, mananatili yun. Kaya nga sabi ni Ma'am Lorraine at ni Attorney Bosantog kanina, when you are losing sanity of sense of rationality because of these things, makikita po yung action mo, may mga bahid.